Okay. What are the different architect specializations? Tayong mga arkitekto ay generally general. Tayong mga arkitekto ay generalists. Malawak dapat yung mga alam natin para makadesign tayo ng malupit na building. At may mga alam tayo sa visual presentation, engineering structures, social and cultural elements, basic economics, real estate market, laws, zoning, psychology, latest technology, history, theory, marami pang iba. Kaya pwede rin mag-specialize tayo para maging napakalupit na expert sa isang larangan ng architecture to differentiate ourselves from the cutthroat competition. Ito ay ilang sample sa pwedeng specialization ng architects. Architectural Lighting Design. Kapag ang specialty mo ay lighting design, your primary expertise is on light transmission and use. Usually kapag special purpose yung structure kasi, kailangan controlled yung lighting. May hina-highlight na bagay o aesthetics. Halimbawa, yung mga building na may ilaw sa labas na nagkakaroon ng ilaw ng Philippine flag kapag Independence Day, o kaya auditorium, stadium, museum. Yan yung mga ilang example na structures na kailangan ng lighting expert. Number 2, acoustic design. This is close to my heart. As you can see, andito ako ngayon nagre-record sa aming recording studio. So this is one of the structures that utilizes acoustic design. So this is primarily concerned in sound transmission, pag-control ng tunog, sama dyan yung reverb, soundproofing, sound absorption. Kwento ko lang, pag pumunta ka sa Shangri-La Mall, sa Mandaluyong yata, may isang walkway dun sa gitna ng mall. Alam mo yung parang activity center, yung may mahabang escalator. Dun sa top floor yata, may walkway dun, puro kainan. So may mga table dun sa labas. Kapag lalakad ka dun, or kumakain ka dun, hindi mo naririnig masyado kung ano yung nangyayaring ingay sa activity center. Parang tahimik. Yung ganda example ng pag-utilize ng sound design or acoustic design rather. Ginawa yun para maganda yung experience ng diners dun. Galing, no? Madalas ginagamit yung mga acoustic design consultants sa mga cinema, theater, ano pa ba? Studio. Number 3, architectural interiors. Architectural interiors ay parang interior design pero hindi talaga. Labo. Ang interior designers kasi mas micro yung focus. Meaning down to the fabric nung upuan, yung upholstery. Scope nila yun. Ang architectural interiors naman mas macro. So, yung design in relation to the rest of the structure. Tapos yung mga furniture o yung mga built-in, naka-layout lang or may ire-recommend na design. Pero usually hindi siya kasama sa scope. So itong mga architectural interior experts, yung mga in charge sa interior renovations na napaka-high demand sa industry. Kasi lagi nga naman may nag-a-update ng loob na space, diba? Number 4, master planning or urban design. Ito naman, macro talaga yung scope. Malaking land o property, scope niya yan. Pwede rin cities kung katrabaho mo ay LGU or local government. Generally, ito yung nagpaplano ng public space, right-of-way, zoning, traffic flow. Mas nangingibabaw na dito yung knowledge and skill ng architect sa human behavior, mga laws and regulations, economics, taxation, politics. Kasama na din pala dito yung pagplano ng isang private subdivision. Ito sana yung gusto ko maging specialization dati kasi napakagulo ng planning sa Pilipinas, diba? Lalo na sa Metro Manila. Ang parang epitome ng magandang development dito is yung sa Pasay area, kaya BGC, ganun. Pangarap ko kasi noon, hanggang ngayon naman syempre na ma-resolve yung traffic dito sa Metro Manila. Maging walkable and bikeable city tayo. Number 5 is heritage conservation. I actually have some experience with heritage conservation professionals. Napakalupit ng knowledge niyan about sa culture and history. So sila yung experts sa pag-analyze, sa pag-preserve, pag-restore, o retrofit ng isang heritage structure. Ang goal is simply paano patatagalin, poprotektahan yung isang heritage structure. So this involves decisions that sometimes may mean hindi na kailangan galawin yung structure kasi mas delikado kapag ginalaw pa, pwedeng gumuho, ganyan. So matinding risk assessment yung ginagawa. Dahil madami dito sa Pilipinas yung mga old Spanish churches. Ito yung madalas project ng mga ganitong professionals. Dati nga nasama ako sa isang team na nag-survey ng isang old church para mag-map out ng conservation plan. Galing din, kakaiba yung ginagawa. Usually yung mga professionals dito malapit sa academe. So I'm betting that if you're an architecture student or architect ka,
meron kang prof or nagkaroon ka ng prof na involved sa heritage conservation, lalo na yung mga prof sa HOA, History of Architecture. Very fulfilling work. Huwag na ako tanongin kung kailangan ba ng mga special licenses or special qualifications para matawag ka ng expert sa isa sa mga ganito. That's for you to find out kung gusto nyo maging specialist architect. Check nyo tong book ng SPP o yung Standards of Professional Practice. May guide dyan ng mga iba pang specialization kasama na yung scope doon tsaka yung mga manner of compensation. Very detailed din. Ayun. Paalam.